Hello guys, welcome to my YouTube channel. I'm Kim De Granzo of Motor Registration Garage. Papansin nyo sa tabi ko is mga spray gun. Itong vlog ko ay isang maiksi lang. Gusto ko lang ma-explain sa inyo sa mga nag-uumpisa magpintura na bakit ba kailangan natin gumamit ng iba't ibang klaseng spray gun sa iba't ibang pag-a-apply ng pintura. Actually, pwede naman isang spray gun lang, di ba? Pagkagamit mo ng isa, linis, tapos palitan mo ng kulay, lagay ka ng kulay. Ang pinaka-explanation kasi talaga, dapat, palag sa primer, meron kayong pang-primer lang. Hindi lang doon, dahil sa maglilinis ka, yung pinaka-dahilan kasi talaga doon, mapapansin nyo, sa mga primer, ay malalagkit o malalapot yung texture ng mga ano, timplada ng primer. Ngayon, kapag ginamit natin yun sa, sabi natin, dun sa maliliit yung nozzle ng, ano, ng spray gun, hirap lumabas yung, ano, hirap lumabas yung fluid sa spray gun, sa fluid nozzle natin, kapiraso yung lalabas. Minsan di pa nagbanag, minsan nagbabara. Kasi yung mga, yung chemicals kasi ng mga, ano, yung fluid kasi ng primer is malapot. Malapot talaga siya kahit sundin natin yung ratio niya. Dagdag pa, tatagal pa yung trabaho natin kasi nga kailangan niya pagka-spray mo, dapat nga lumabas na siya agad. Yung lumalabas na yung paunti-unti manipis. Eh ang kailangan natin may i-apply agad natin yung primer. Ngayon sa pang-primer, dapat may sarili, may isa kang pang-primer lang talaga na ginagamit. Kasi usually ang ginagamit kasi sa na aircraft nozzle ng ano ng yung sa ano, yung sa fluid nozzle niya, nagre-range siya ng 1.8 to 2.0. Ibig sabihin, yung laki ng ano niya is mas malaki siya doon sa ano. Kaya pag lumabas yung primer, saktong-sakto sa ano, pag binuga, mai-release niya mismo yung primer. Kaya, tulad naman ng ano, ito naman, yung pang kulay ko, o pang base coat ko, yan, ito, pakita ko. Ito yung gamit ko ay 1.3 yung nozzle. Kasi, yung mga base coat na kulay, yung mga nabibili natin sa ano, sa mga tindahan, sa mga paint shop, kapag tinimpla natin yun, malabnaw na. Plus, mayroon pa tayong catalyst o yung ano, activator. Tapos, lalagyan pa natin siya ng thinner para lumabnaw o numipis yung pintura. Pero, depende lahat sa ratio. Ah. Kasi, mayroon kasi 10%, 20% to 30% to hanggang 50% ihahalo kayo na thinner dun sa kulay natin pang base coat. Kaya meron talaga akong spray gun na para lang sa base coat. Yan. Ito naman, ang gamit ko sa pang top coat o clear coat. Ito naman ang nozzle niya ay 1.2. Mas maliit yung na, fluid nozzle niya compare dito sa pang kulay ko. Kasi nga, mas pino yung ano, mas malabnaw yung mga nabibiling clear coat. Mga top coat is, ano, labnaw siya. Tsaka pa nag-spray kayo, mapapansin nyo dun, talaga yung latag ng pintura nyo, clear coat nyo, talagang pinong-pino siya. Hindi siya magaspang tignan. Especially, minsan ang iba, hindi mo na kailangan siya i-buff eh. Pag malakas yung pressure ng hangin mo, dahil sa maayos yung pagka, ano mo, yan. Hindi mo na kailangan siya, ano. Maliban na talaga, kung gusto mo talaga siyang mas maganda, doon ka mag-ano ng, ano, buffing. Okay? Sana nakatulong din ng ano ko, ang kaalaman ko, na i-share ko sa inyo. Kaysa pa, ito pa. Yung isang spray gun na to, yan, ginawa ko siyang lagay ng ball pen. Pero ito, gumagana to, mas malaki to. Yan. Yung laki. Halimaw. Ayan, laki. Kasi itong klaseng spray gun na to is HVLP. High volume, low pressure.
Pag ito naman ginamit nyo, yan, laki ng ano, daming butas, oh. Kapag ito naman ginamit yung spray gun, kailangan hindi bababa yung compressor niya ng 5 horsepower. Ibig sabihin, 5 HP. Laki nun. Kasi, ito, matakaw to sa hangin. Kapag gagamit ka nito malit na spray gun lang, compressor, yung mga lawa, sabi natin na 1 HP o 1 half to ano, kakapusin ka. Hindi ka makatapos ng isang panel, wala na yung laman, hindi niya na kayang isupply, papangit yung gawa nyo. Kaya ito, ina-advise talaga to, pag ganito mga kukunin yung spray gun, yan, HBLP, yan. Ito, malalaki talaga to, malalaki. Pero hali mo naman to pag bumuka, isang panya, saglit niya na matapos. Yung ano pa nito, yung isa pa nitong, ano, wala kasi nga lang akong ganong spray gun, yung LVLP, low volume, low pressure. Yan. Yan, sana makatulong yung ang kaalaman na nalaman ko. Yan, about spray gun. And dati ko pala mga spray gun, ito ginagamit ko dati. Yung nag-uumpisa ako, di-start ako. Yan, mga pinaglumaan ko. Hindi ko sila tinatapon dahil may mga sentimental values nila kung saan ako natuto mag-umpisa. And medyo nag-upgrade lang din ako, hindi kasi natin kaya yung mga, hindi pa natin kaya yung mga matataas na ano, yung mga gandang mga spray gun, kasi mayroon mga tig 17,000, 40,000, 60,000, yan, yung mga very ano na talaga yan. Okay guys, maraming salamat. Please support my YouTube channel. I'm Kim DeGranzo of Motorist Touring Garage. Thank you.